mga signs kung paano malalaman kung seryoso sa iyo ang isang lalaki. Shout out to Michael Samiano. Maraming salamat po for liking both the Paano Ba page at saka ang Tok Tok Pasig franchise page. Sobrang thank you. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How-To channel for more Tagalog How-To videos. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maikling patalastas lang po, salamat sa Tok Tok for supporting this channel. Kung interesado po kayo maging Tok Tok operator or rider, please contact us sa Facebook page namin, facebook.com/toktokpasigfranchise, or email us at paanobachannel@gmail.com. May webinar po tayo daily that I can invite you to kung gusto niyo pong malaman tungkol sa business na ito. Kung gusto niyo lang mag-download ng Tok Tok app para sa mas murang delivery fees while at the same time helping our channel, please use my referral code PPS12504952 when you download the app. Ilagay niyo lang po sa comment section na na-download niyo na siya at nalagay niyo na yung aking referral code, and I promise I will do a shout out for you. Let's start the video. Sign number 1 na seryoso ang lalaki sa'yo. Gumagawa siya ng paraan upang makita at makasama ka. Matapos niyo makilala ang isa't isa sa mga unang pagkakataon na lumalabas kayo, ang paggawa ng paraan upang makita at makasama ka niya ay nangangahulugang seryoso siya sa'yo. Kung kayo ay nasa isang relasyon na, gugustuhin niyang gugulin ang mga oras na wala siyang ginagawa, makasama ka lang. Hindi niya kailangang ipagpaliban ang mga importanteng bagay katulad ng trabaho o ininto ang mga bagay na nakagawian na niya para lang dito. Ang mahalaga ay nakita mo pinipilit niyang humanap ng paraan at oras upang kayo ay magkasama. So, yung ibang mga babae, medyo unrealistic yung expectation niya. Inexpect nila yung lalaki, hindi na magtatrabaho. Abay, mawawalan kayo ng pang-date kapag ganun. Pero kapag katapos ng kanyang trabaho at ikaw ang una niyang tinatawagan o ikaw ang una niyang gusto makasama, o kung sa weekend ay mas gusto niyang kasama ka sa kasama ang mga kabarkada niya, sign na yun na seryoso siya sa'yo. Sign number 1, gumagawa siya ng paraan upang makita at makasama ka, lalong-lalo na kung malayo ang tirahan niyo sa isa't isa. Sign number 2, isinasaalang-alang ka niya sa paggawa ng mga desisyon. Iniisip niya kung ano magiging epekto sa'yo ng isang plano o desisyon na kanyang gagawin. Hindi ito nangangahulugan na kailangan kanyang isipin kahit sa pinakamaliliit na desisyon. Kunyari, kung ang pagdadesisyon niya lang naman ay kung ano yung isusuot niya sa araw na yon, o di kaya ay kung ano ang kakainin yung dalawa o anong kakainin niya, hindi na niya kailangan ikukonsultahin doon. Pero kung malaki ang desisyon na balak niyang gawin, kunyari, gusto niya mag-aral abroad or gusto niya magtrabaho sa ibang bansa, iisipin niya muna kung ano ang palagay mo at kung willing kang sumama sa kanya kasi kasing importante ka sa kanya, katulad ng mga pangarap niya sa buhay. Sapat na ang isali ka niya at ang maramdaman mo sa mga bagay na pinaplano niya, tulad ng paglabas kasama mga kaibigan niya o ang pag-alam sa mga bagay na gusto mo at hindi. So, kung nagpapaalam pa siya sa'yo bago siya lumabas kasama ng mga kaibigan niya, or at least pinapaalam niya sa'yo kung saan siya pupunta at kung may binabalak siya sa weekend, ibig sabihin nun, rinerespeto ka niya at yung nararamdaman niya. Kaya niya sinasabi sa'yo na, uy, baka this weekend, hindi kita makakasama. Bibigyan ko lang ng konting time ang mga kaibigan ko. So, both sa ganun kaliit na bagay at sa malalaking bagay tulad ng trabaho niya, desisyon sa career, kung kinukonsulta ka niya, seryoso sa'yo yung lalaki niya. Sign 3, nakilala mo na ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Bukod sa kilig, isa sa matibay na palatandaan na seryoso siya sa'yo ay ang pagpapakilala niya sa'yo sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Lalo na kung sa mga previous niyang relationship, hindi naman niya pinakilala ang mga ito sa kanila. Ibig sabihin nito,
unti-unti niyang binubuksan sa iyo ang ilang bahagi ng kanyang buhay at personalidad. Hindi niya ito gagawin kung iniisip lamang niya na hindi pang matagalan ang inyong ugnayan. Lalong-lalo na pag pinakilala kanya sa kanyang mga magulang o kung may anak na siya, pinakilala kanya sa kanyang anak. Kasi alam niya na kapag pinakilala kanya sa kanila, i-expect na ng mga pamilya niya na tatanungin ka nila kung nasan ka kapag may family occasion, di ba? At kung pinakilala ka na niya sa anak niya, hindi naman pwede na pinakilala ka niya tapos two weeks later or 3 months later, break na kayo. Ma-protective ang lalaki sa mga mahal niya sa buhay, kaya ipapakilala ka lang niya sa mga mahal niya sa buhay kung feeling niya ay magtatagal kayo. Sign 3, nakilala mo na ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Sign 4, nandyan pa rin siya kahit nakita na niya ang totoong ikaw. Karaniwan na ang pagpapakita ng mga pinakamagagandang katangian, lalo na kung umpisa pa lang ang relasyon. Kasama ka na doon. Darating ang panahon na magkakaroon ng mga problema at makikita niyo kung ano talaga ang totoong ugali yung isa't isa at kung paano mo harapin ang mga hindi magagandang pangyayari. Basically, kapag nagalit ka na sa kanya, nag-away na kayo, hindi niya malalaman kung gusto ka niya ba talaga o hindi. Dahil kung nakipagpati siya sa'yo at sinuyo ka pa rin niya at mahal ka pa rin niya, yun na yun. Seryoso na siya sa'yo talaga. Kung nandyan pa rin siya at hindi nagbago ang pakikitungo niya sa'yo, isa itong palatandaan na seryoso na siya sa'yo. Hindi pong kahit tumaba ka na ng onte, nandyan pa rin siya. Nakita kayo niya ng hindi nakaayos, hindi pa naliligo, walang make-up, nandyan pa rin siya. Yan, seryoso ang lalaki sa'yo kung gano'n. Sign number 4, nandyan pa rin siya kahit nakita na niya ang totoong ikaw. Sign number 5, pinakikinggan niya ang iyong opinion o nais sabihin. Isang uri ng pagpapakita ng respeto ang pakikinig sa iyong opinyon o sa kung ano ang nais mong sabihin. Respeto rin ang pundasyon ng isang relasyon. Ang paghingi at pakikinig niya sa iyong opinyon ay isang magandang palatandaan kung gaano kakahalaga sa isang relasyon. Magiging mainam din ito sa inyong relasyon dahil ang mga desisyon ay nababatay hindi lang sa opinyon niya, kung hindi sa opinyon mo rin. Basically, pag nakikinig siya sa'yo, mahal ka nun at seryoso siya sa'yo. Pinakinggan ka niya ang inyong opinyon at nais mong sabihin, sign number 5. Sign number 6, humihingi siya ng paumanhin kung kinakailangan. Ang paghingi ng paumanhin o ang pagiging sensitibo sa mga bagay na maaaring nakapagpasama sa iyong loob ay isang palatandaan na seryoso siya sa'yo. Lumalayo ang ibang lalaki kapag nagiging mahirap na ang isang usapan o kapag tinatawag mo na ang kanyang pansin sa isang ugali o gawi na hindi mo nagugustuhan. Kaya kung ang kapareha mo ay nanghihingi ng paumanhin, nagsosorry sa'yo, ito ay pagpapakita ng pag-aalala sa'yo at sa nararamdaman mo. Alam niyo, kung hindi marunong magsorry ang isang lalaki, even if alam niyang nasaktan ka at hindi ka niya sinuyo, ang ibig sabihin nun ay mas mahal niya ang pride niya at ang sarili niya kesa sa'yo. Pero kung humihingi siya ng sorry sa'yo kapag nag-away kayo at kasalanan niya, at minsan maski na hindi niya kasalanan, ay sinusuyo ka pa rin niya pag ikay nagtatampo. Seryoso yun sa'yo at mahal ka niya talaga. Sign number 6, humihingi siya ng paumanhin kung kinakailangan. Sign number 7, handa siyang makipagkompromiso. Hindi sa lahat ng oras ay pareho kayo nang gugustuhin. May mga sandaling maaaring iba ang nais niyang gawin sa gusto mong mangyari. Kung seryoso siya sa'yo, pipilitin niyang magtagpo kayo sa gitna upang mabalanse ang ilang mga bagay sa pamamagitan ng pagtuklas kung saan kayo magkakasundo. Ilang mga halimbawa nito ay ang pagsabay sa'yo sa pagkain kasama mga kaibigan mo, o ang kagustuhan niyang kausapin ka tungkol sa araw mo kahit na hindi siya masyadong komportable sa pakikipag-usap sa telepono at marami pang iba. Kung may mga ginagawa siya na hindi niya naman talaga gusto pero alam niya ikasasaya mo, ang dahilan kung ba't ang ginagawa yon ay dahil mahal ka niya at seryoso siya sa'yo. Sign number 7, handa siyang makipagkompromiso. Sign number 8,
nagtatanong pa rin siya. Kung nais pa rin niyang malaman ang iba pang mga bagay tungkol sa iyo, gagawa siya ng paraan upang makasama ka at mapag-usapan ang mga ito. Hindi kinakailangan malalim ang mga tanong niya. Ang mga munti at simpleng tanong ay maaaring magbukas pa sa ibang bahagi ng iyong pagkatao upang mas makilala ka niya. Tandaan, lubhang mahalaga ang komunikasyon sa isang relasyon. Karaniwan, nagsisimula ito sa pagtatanong. Kapag nagtatanong siya tungkol sa araw mo, kung ano yung mga nangyari sa opisina mo, ibig sabihin, interesado siya sa nangyayari sa buhay mo at interesado pa rin siya sa'yo. Kapag nawala na yung komunikasyon nyo na tinatanong niya kung kamusta ka, baka wala na siyang pakialam sa'yo. Pero kung interesado siya sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo, sa mga hobbies mo, kung natatandaan niya yung mga napag-uusapan niyo at nagtatanong pa siya ng follow-up questions tulad ng kamusta na kayo ng nanay niyo, kamusta na yung pamilya mo, safe naman ba sila ngayong pandemic, ibig sabihin nun, invested siya sa relationship niyo. At seryoso siya sa'yo. Interesado talaga siya sa kung anong nangyayari sa buhay mo at sa'yo. Sana'y nakatulong ang video na ito. Maraming salamat po sa panonood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How To channel for more Tagalog How To videos. Please like our Facebook page at www.facebookpage.com/paanobachannel. Right now po, wala pa yung laman, pero I promise, I'll get to it soon. Lalagyan po natin ang laman yan. Please also support our business page. Malaking tulong po ito sa ating channel. www.facebook.com/talktalkpasigfranchise. Kapag linike niyo po yung dalawang page na yan sa Facebook, isa-shoutout ko po kayo in our future videos. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video and leave a comment down below. You may also reach out to us para sa payo at libreng advice sa paanoba channel @gmail.com. Maraming salamat!